We are already in the last day. Not last days of your work, not last days of your life, not last days of your relationship to others, but we are in walking in the last days. Who are here that have a farm? Sino ba dito may mga farm? Sino? Palakpak. Ay, palakpak. Malakpak ang paa. Sino may mga farm dito? Who has a farm? Sino may mga hindi po kahayupan? Hayop. Our message for the Lord is out. It's all about our identity to God. That in the last day, no, there's a lot of changes. Even the faith of the Christian faith has been challenged by this world, by the chaos of this world. No, will challenge us even in our hirap, perseverance and endurance. No, it requires perseverance and endurance. No, kasi sabi ng Lord, no, those kung sino daw yung mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. No, sabi ng Panginoon. No, kaya sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka ba? Huwag kang patulog-tulog dyan sa upuan mo. Huwag malagkat ka, sinutig mo pa. So, no, the Lord is speaking for us the true identity of Christian people. No, kaya dalawang klase, no, in Matthew 25, Lord, Ate Nelia, just bear with me, that in the last day, there will be a separation of the sheep and the goat. Tayo ba ay matupa na ngayon? Or tayo pa rin yung mga goods pa rin tayo na nandito? Because good and sheep is nangangailangan po sila ng pastol. Kami po ay meron po kaming farm at meron din po kaming mga hayop, hindi po mga kahayupan. So, makita po natin that even yung character, the character of goats and the sheep, we have a differences. Yeah, sabi ng Lord, no? But the grace of God, no? Pag nakita po natin dyan, na, sabi dyan sa sinabi ka ni Nana, in Matthew 25:31-33, the sheep and the goats, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, ito po yung time na regulation to come. He will sit on His glorious throne. All the nation will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separate the sheep from the goats. He will put the sheep on His right, and the goats of His sheep on His left. So there is a symbol of everything of this one. No? Pero makita po natin that the grace of the Lord is still within us right now. Wala pa, hindi pa natin, wala pa tayo sa time na yan. But God is reminding us to identify who you are in Christ right now. We should identify natin ang ating mga sarili kung sino tayo sa pagsunod natin kay Lord. Are we that sheep or are we that goat? Alam niyo mga goats, maraming sagot. Laging may reasoning. Kapatid, nagsimba na tayo. Sabi ng may sagot ang goat. Marami pa akong labahan. I have a lot of laundry that left because I have only one day off. No? Mayroon pa akong pupuntahan. Maniningil pa ako sa networking. No? Daming sagot ang goat. No? Tapos yung sheep, sabi niya, ba. Kasi, ba. Kasi kahit ikaw minsan nawawala ka. Sabi nga, di ba sa Isaiah, we are once like sheep that has gone astray, and now you return to Christ. Isa po ako doon sa backslider, no? Ba, balik na ako kay Lord. Ba, magsisimba na ako palagi. Diba? Kaya ba. No? Pero ang good, marami siyang sagot. Lagi siyang may sagot, lagi siyang may reason out. No? Lagi siyang may katwiran. Meron din scapegoat sa church. Iska po. Di ba tapos ang church, nag-iiska po na. Diba? Marami na nakalagay sa isip niya na dapat yung gawin. Which is, you should honor
the holy day, Sabbath day is belongs to the Lord. Ilang araw pa na mayroon sa sarili mo, may binigay sa iyo ang kalakasan, 6 days. Tapos yung isang araw, kinukuha mo pa, ginagawa mo, nag-cheat ka pa kay Lord. Nag-i-escape ka, parang kating classes kay Lord. No? So, we should identify who we are in Christ right now. The Lord is reminding us to identify who we are in Christ. Remember, no, bakit hindi pa tayo dyan dumating in that last days? Kasi yung grasya ng Panginoon, yung habag, the compassion of the Lord is still on us right now. Pero panghabag si Lord eh, kaya sabi niya doon, di ba? In the yung sabi in go back to ano in Matthew chapter 13 in verse 24, no, yung talinghaga ng triguhan. The parables of the weeds. In Matthew 13 start 24. So Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. So tayo yun, no? We are in the kingdom of the Lord. Sino gusto mong pumunta ng langit? Sino gusto ng tumira sa palasyo dito? Dito pag nandito pa kayo sa lupa, sa earth. Di ba maraming nagnanais? Many of us are desiring sometimes to go in the palace, no, a palace place, the kingdom that is a sheikh, that the sheikh, no, yung mga friends, Queen Elizabeth already died. So, tayo nagnanais tayo, we are being amazed. How much more in the kingdom of heaven? Kung dito pa lang sa lupa, na-amaze ka na eh, sa kaharian. But all of the inside in the kingdom, like in the kingdom of UAA, we have servant, we have relatives, we have yung mga personal servant of the prince or the princess, or are you a princess? No? Tayo dapat we are claiming that we are a bride of Christ, and our groom is our Lord Jesus Christ. The groom and the king is waiting for us in heaven, the kingdom. Pero anong ginagawa natin? Pwede ba sa palasyo na walang ginagawa ang tao? I believe we are the busiest people in the world. Kasi may mga kaibigan po akong nagtrabaho din sa palasyo eh. Akala natin napakaganda daw ng trabaho doon, but every now and then you have to work. At ganun po ang ginagawa natin dito. Well, we are here as a Christian, as we are called a children of God, as we are called a bride of Christ, what are you doing? Anong ginagawa mo ngayon? No? Are you involving in the kingdom of the Lord? No? Kailangan involved ka in the kingdom. No? Next po, Atin. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So inalaw ng Lord, no, yung mga ano sa buhay natin, minsan, no, distraction sa buhay natin, minsan pamilya natin, minsan mga anak, or situation in our life. God allows it because Satan is always planted, no. Minsan sa ating katawan, karamdaman, no. But sabi ng Lord, no, in the next, sabi niya, when the wheat sprouted and formed heads, and then the weeds also appeared. Nag-a-appear din siya, sumasama siyang tumutubo, no? In our walk in Christ, kasama po yan, no? Hindi ka, especially, you are already a threat in the eyes of Satan. Kaya sabi ko kanina, when the Lord is pour out, kanina when I was worshiping the Lord showed me a tree of life. Yung tree of life pala, lalo pala siyang nagiging mayabong at lalo siyang there's a lot of sores of earth. When we worship the Lord, when you honor the Lord in this Sabbath day, isang araw pa na lang nag-honor tayo, Lord. Grabe ang kanyang pag namumunga at yung bunga nila, it will bless us. The tree of life. Hindi hayaan ng Lord na magtatanim siya na hindi magbubunga. But if that it for you are continue dying, that branches, the Lord will cut it off.
and thrown into the lake of fire, into the fire, mas maigi pang igataw, no, para mapakinabangan. So it will not be wasted. Your branches that almost die, the Lord will cut it off and sa apoy so that it will be not wasted. So, kasama, no, hinahayaan ng Lord, the grace of God is still abound in us. No? And then next, sabi niya, the owner's servant came from him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did weeds come from? Hindi niya alam kung saan ang gagaling yung weeds. No, yan minsan yung inaano ng Diablo sa atin. Not to continually walk in our faith. No, dinidistract tayo ni Satan. Because he will not distract those people that are already in the darkness. At tayo, we are already in the light. We must the one who will overcome that people in the darkness to bring into the light of God. And sometimes, because we are selfish, tulad ng ang good kasi very selfish siya eh. Kasi naalala ko yung kapatid ko, pag talagang hila yan, pag gusto niya pang kumain, talagang mag-aaway sila eh. No? So ganun siya, selfish, gusto niya lang pakainin ang sarili niya. At ayaw niya pakainin ang ibang tao. Wala siyang pakialam, susuwagin niya ba? At minsan ganyan, tayong mga Kristiyano. We hate rebuke, we hate correction, we hate strong words from the Lord. We don't want to hear. We want only blessings. We want only comfort. No, but in the last days, kawawa tayo kapag tayo ay hindi tayo naging totoong tagasunod ng Lord, because we will be separated. Maaring ngayon good ka, but you can still transform and shift. Kasi ganyan din po ako dati. Matigas din ang ulo ko. So yan, but all of us have a kind of that character. But one day, in the way that minsan kahit parang ang hirap sumunod, no? Pag kinukurik ni Pastor Abby, ang hirap sumunod kasi you have your own reason. You have your own knowledge. You have your own reasoning to yourself. May mga reason ka sa sarili mo. Sinabi, declaration ng fasting, no? May reason out ka. No? And we called unity, but you are not united. You are disunited. So who you are in Christ? Who you are when you are walk with the Lord? No? Makikita po, no? And that one, that our disobedience distracted us. No? And it gives a way or a door to Satan to manifest in us. Nagmamanifest po yan in our obedience. Sabi ng Lord, nakikita sa ating mga gawa. It will show in our fruits, no, kung paano ang nagiging bunga ng ating buhay. It will manifest it in our life. Next po. Sabi, and enemy did it, he replied. No, sabi ng partner, yung ano may-ari. The servant asked him, do you want us to go and pull them up? Tingnan niyo po. Yung servant niya, sabi niya, gusto mo ba tanggalin natin yung weeds kasi yun ang nag-hold sa kanya. Sa pagtubo niya. Diba, nahihirapan siya. Kasi hindi siya agad dumago. Kasi may weeds eh. Diba? Marami din niya sa atin, sa buhay natin. That it distract us. Bakit hindi tayo lumalago? Because the Satan is still on us. We are not yet completely delivered. Kaya ang sabi, di ba, may nauuna na nahuhuli. At may nahuhuli na nauuna because of these things. That Satan put in us to improve our faith. Next po. No, he answered, no. Bakit sinabi niya lang no? Because even that time, na kasi pagka pinunot niya ang weeds kasama yung tumutubo. Because of that compassion of the Lord, sabi niya, no, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the weeds with them. No. Mayroon pa yun, may katas pa yun, mayroon pang chance. Sabihin mo sa katabi mo nga, pag-asa ka pa. You still have hope, brother.
Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvester, first pull it the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wet and bring it into my barn. So para mapakinabangan yung ganun si Lord sa atin, have compassion within us. Hindi niya, no, pagbunot ng weeds, kasama ka dun eh. But there is a proper time. Na kapag naon, kapag mas tumago, tulad po kami sa amin, corn po yung sa amin eh, mga mais. Kapag yung mga talagang mga hindi naman kapakinabaw ng mga damo na umiikot sa mais, hayaan lang yan hanggang sa magbunga siya, magbunga yung mais, saka pa yun kukunin ng lula ko. At yung gano'n siya, panglahatan. Kasi yung pwede harvest, no? Panglahatan na niyang kukunin. Hindi ka, pipili ka lang. Because God shows no favoritism. No? Makita mo yan? God shows no favoritism. Kasi He wait for the proper time, no, to separate the wheat and the weeds. No? Na hindi ka pa kinapunaba. Hindi po yung weeds niya na yung ginagawa pang ano sa ano. Weeds na binibinta no, pang pahay. Hay ito, ano, ibang heaven yung pinupuntahan. So that the explanation that there's always a separation. See, the Lord Jesus always used a parable many times, no? In His ministry, He used this all these kind of parables for us to understand, to have a wisdom, to more seek deeply the will of God in our life. The true identity of us. Hindi ka lang na seeker ka lang ng blessings ng Lord. But it should be in our true identity that it will be transform us. Natatransform tayo. No? Then the next po. So makita po natin yung there is a difference, Lord. No? Even no, in sino po dito mahilig manood ng mga National Geographic? Ah, mahilig po akong nanonood yan. Ngayon, meron po kami pinapanood ni Pastora Rod. We have the one that showed the shape. So it's really, it gives wisdom to you that the reality of being who we are. No, makikita mo rin doon. Because the shape, yung shape po, she care. The cold flaps, yung matatanda na, yung matatanda, malalaking mga sheep na yan. Even they are so big, no, malalaki na sila. They care for the lamb. No, nag-care sila to one another. And the Lord wants us to be care to one another. No? And we go back to our topic in Matthew 25. And the next po niyan, ating ngayon yung ano, yung mahaba po kasi yan. So, in Matthew 25, ito na lang po ako, 25:34. Then the king will say to those on his right hand, continuation po yan, the sheep and the goats. Come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So, nakita mo yan, yung inheritance ng Lord, ganina do you, our song is a song of declaration, that we must be inherit of the blessings, not only physically, not financially, but spiritually. You are here because you are aimed as spiritual people. No, that kingdom that is unseen here, but you will see on the heaven. Kapag tayo ay nasa langit na po, tayo on the last day, maging sa ating pamatayan, our day has been ano, last days of our life. Kaya sabi dito, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Ganun pala si Lord, no? Piniprepare na pala ng Lord ang kanyang may preparation na pala as an inheritance, no? From the creation of the world, naka-prepared na. But tayo lang yung laging ayaw. We just always have to
to run out from the hands of God, not to, so that we are not inherit of this. Tayo po yung magiging, tayo po ang binigyan ng free will ng Lord to our life. Si Lord po hindi po tayo ginawang robot na didiktahan niya tayo, but binigyan po tayo ng kaisipan at puso to understand the will of the Lord. The next po. Ato, for I was hungry. Bakit kaya sinabi ng Lord itong mga bagay na to, no? For I was hungry and you give me something to eat. I was thirsty and you give me something to drink. I was a stranger and you invite me in. Next po. Inilang po. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. So, it's action words, no? Part po yan ng karakter natin. Kaya nga po, ang faith house, di ba? We are open in this faith house. Dapat hindi po tayo yung, ay, huwag dyan, huwag yan, huwag natin yan patirahin dyan. Even their motives are wrong. Or even if they are came from what, if they are, they, you can see their lives is like, parang opposite sa buhay mo. Pinapractice po natin yan dito. That's why we are practicing during the ministry. No, kasi it is a gospel action. Action po yan. It doesn't mean that the Lord is contradicting, that the Lord says that when you are enduring in your salvation, you don't need a good words. The gospel is should be action. Meron siyang action words na sinasabi si Lord. Kaya dyan makikita po natin at marirecognize po natin kung tayo ba ay sheep or tayo ay good. No? Kapag hindi po tayo gumagawa ng mga bagay na yan. Alam mo, ako nga, ano eh, sabi ko nga, may testimony from last, our Bible study, sabi ko, last year, sabi ko, Lord, I will not buy any clothes, hindi ako magbibili ng mga damit. Sabi ko, because I believe by faith, but I keep releasing. When you're releasing a blessings, you're releasing something, you release a blessings for them, not only for them, but for you. Alam mo, pag nagbibigay po ako, mas nagbabumabalik din po siya. Hindi man ako nag-iisip na babalik yan sa akin. Hindi ako nag-iisip na ganun. Sa akin po, I see, kita mo yung kapatid mo, no? Makita mo yung kapatid mo that wala man lang maisuot na maayos. Bigyan mo naman. Nagtanda-suka-suka na yung wardrobe mo eh. Hindi mo mabigyan. Yan yung sinasabi ng Lord yun eh. It is not because paborito ko kasi itong bigyan, kaya siya na lang bibigyan ko. Hindi po ganun. No? We should practice that because this is a gospel action. No? Sabi niya, baka nga po Ate Yonel sa 34, i-ano lang natin. Sabi niya, for I was hungry. No, next po. 36, sorry. For I was hungry and you gave me something to eat. No? Hindi ka lang po pwedeng, that's why in the ministry of Jesus Christ, pinapakita niya po sa atin kung paano po tayo lumakad po as a Christian, in our Christian walk. He healed the sick. Pinakain niya. He paid his tax. He paid his tax sa pamamagitan ng ano, miracles and wonders. No? From the fish. No? He feed at 5,000. Two times he feed. Meron pang isang 4,000 and 5,000. That is a different places, a different people. That's why we practice. Hindi ka po, kaya po kami dito, nagpa-practice po tayo ng cooking ministry. Naakala po natin minsan na ang cooking ministry ay baliwala lang yan. Don't you know that you are already using this kind of gospel actions? You're feeding the hungry. Not only, because Jesus do that, and if you are claiming that you are a follower of Christ and yet you are not done doing, you just say, okay na yan, word of God naman ang kailangan nila. No. It should be up also in our actions. Kaya po pinapractice ko dito sa amin, ito sa ministry ng DCTC yan. Even we go to the Pulo Owa to pray for those people that have a lot of from bondage, that they need to pray. Jesus ministry is to free people from the bondage. Hindi lang naman yung prisoner the physical o kaya yung literal na prison.
But those people that are prisoner from their past, prisoner ng kanilang buhay na binubog ng asawa, the prisoner from addiction, and we are used by the Lord to do that. You and us will be used by the Lord to bring them into God so that they will be free indeed. No? Ang sabi dyan, I was thirsty and you gave me something to drink. No? Nung ako'y nauhaw, sabi ng Lord, hindi naman talaga siya yun. But those people hunger for God. You are using your mouth to evangelize people. They are hunger. No? Not the literal hunger because of the weather of this place. No? But they are, makita mo, uhaw sila. No? Marami po ditong dinadala at makita mo talaga, even to all the Bible study, makita mo yung mga taong uhaw. Uhaw sa Panginoon. And that is our ministry to God. No? Sabi niya, I was a stranger, kaya di tayo dapat nagre-reklamo. We are used by God na napupuya tayo sa pagbabible study, napupuya tayo sa pakikinig, no? I remember Ate Rose, no, on that moment that she was home, no, may na-meet siya doon na isang hindi naman niya matalik na kaibigan, but she is from suicidal. And that the moment, no, kapag may tumatawag sa atin, sometimes is hindi naman nila kailangan talagang isigan na kailangan mo ilibre ng ituluyan. These people need a compassion from the Lord, or need someone to understand of their situation, to be a listener to them. Because I've been there. No, these people, kahit minsan wala na akong tulog, inaabot na ng umaga. Minsan parang mahisitit pa kasi may mga reason out tayo. Minsan na, kasi lalaki siya, may answer sa hindi ko dapat kailangan i-interview. Ikaw, sa'yo nga nag-open up eh. So you are the one who can give them a right word, who can comfort them. Ikaw na nga nilagay ng Lord, minsan may ganun tayong resistance eh. When someone asks you to pray, can you pray even in the phone? No, you know, social media is used for the glory of God. No, in Ate Rose, sometimes kahit busy po kami talaga sa mga bata, kasi ang mga bata, hindi mo lang malagay ang mata mo dyan, may nangyayari yan eh. No, ayaw niya atili niyan eh. Kids are not really easy at all. No, minsan nagkakasakitan at it is our accountability to the parents. No, but I still give a time. Kapag tulog yung mga bata, I still give time. Minsan, when someone approached me that kahit nasa Pilipinas, can you pray for it? Nasa hospital, ganito, ganyan. I do not resist. Except lang talaga pag wala talaga ng akong time, hindi talaga kaya ng oras. No. Huwag kang mag-resist because that is your ministry to the Lord. That is the gospel action. Hindi ka lang puro ka lang pray. Hindi ka lang puro ka lang alam, puro ka lang maraming alam. Human knowledge from understanding the word of God, but in our action, it will not show up. Hindi nakikita sa ating actions. No? The Lord is doing this for us to be reminded once again. No, sabi niya, I was a stranger and you invite me in. Ganun po ang ginagawa natin, kaya po tayo nagpapatira. Pete House is using for those people that they need shelter. They need shelter not because they cannot afford. They need shelter because they want to run from something that they want to, you know, in the light of the Lord. And this is the right place. Na minsan, parang inaano natin, Pete House, parang hindi naman ako komportable dyan. You are looking for your comfort zone. No? Alam niyo ba, napakasarap matulog dito sa Pete House. Napakasarap matulog dito. Alam mo, dito madalas, kasi nandito in the worship, dito yung presence ng Lord lagi. And you will encounter many things. Kaya po ako yung lagi po, kahit yung may sarili po kami tahanan ni Pastora Rudy, madalas po kami nandito. You don't understand, because I don't know what is on your mind, but for us, we understand. Because the Lord is telling that we are not only living in comfort zone, we are called sheep ng Lord. We should experience that time, no? All of us. Kaya nga, natutulog yan sila dito ni Ate Anong sila dyan. Next po. So hindi po, kaya po tayo nagpapatuloy, no? Nagpapatuloy po tayo sa tahanan ng Panginoon ng mga tao na nangangailangan. Hindi lang because they are not afforded.
to have a room. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Wala pa nang ibihira lang yata dito nakakapunta ng mga kulungan, no? Kami po ni Pastor Robert nakakapunta po kami si may nire-reach may ano may yung amo ni Ate Beth nag-aano po nagsusuport doon ng mga South African. So makita po ninyo that these people that needed the Lord and they need us in actions, no? Speak louder than words. Puro marami na tayong alam na Bible memory verse, but in our action, we are not. Hindi naman nakikita sa ating mga gawa. Sabi ng Lord dyan, I need it clothed and you clothed me dun sa mga tao that they are, they feel like shame, no? Marami nahihiya sila sa sarili nila. They think that they are unclean people. They are not deserved to come here in the church. They need it. They need us, these people. They feel unworthy. No? They are feel ashamed of their words, of their sin. But we need the Lord. At sino po yung gagamitin? Tayo po yun. No? Tayo po yun ang gagamitin ng Lord. So next po, but there was no may mga comments dyan si Lord. Eh. Then the righteous will answer to him, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to drink? No, hindi nila alam, no, even the righteous, no, hindi niya alam na yung ginagawa niya pala. Sometimes we do that because kung mahal mo, that's that law of God that has given to us. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And love your neighbor as yourself. It is this the one. You are fulfilling that law, the final law of the Lord. Sabi, even in the Romans, no, there's no other law that will be fulfilled, but it is the law of God. That is two laws na binigay ng Lord. No? Yes, we are not under the law from the past of Moses, but we are now in the law of Jesus Christ. And we must be fulfilled for that. No? Sabi niya, the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Next book. When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? No, so nagtanong sila, no. So next, when did we see you sick or in prison and go to visit you? So maraming mga no, hindi nila, minsan din natin unaware tayo. But the Lord, no, use us, no, to fulfill that. The King will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the less of these brothers and sister of mine, you did for me. No? That's why we used to have visitation. No, I was amazed last time, the women's ministry visit in the house of Kuya Chris. And I do not know that you can see this woman or kanyang, his sister is, you like, look, they are, she's very a strong personality kind of person. But you don't know what really are the situation from the past that na overcome, that she overcome. She become, you know what I see on that woman is like Job, the life of Job. And sometimes because we are selfish, we are look after our own self, we look after na kung saan tayo inconvenient. No? We do not care those people. We do not care na minsan may mga nagtitestimony, nagpapapray, there are lack of something in their finances, and you have something that you can give. Hindi po ganun, no? I will pray for you. We should practice that. Hindi ka pwedeng magbulag-bulagan ka lang na hindi mayroon kang kakayahan. You have, may kakayahan ka to even something that you can have it extra from your own pocket na maiabot. Na umiiyak na yung kapatid mo. Guro, walang may gatas yung anak. Wala nang marami nang iniisip. Sasabihin mo lang, I will pray for you. Magiging bulag-bulagan tayo. Which is literally, we are open eyes. We have ear to hear. Mararamdaman mo yan eh. And the Lord will speak to you. No?
Even the Lord will convict. Minsan nga naghihintay pa tayo i-convict. Hindi naman ako kinukonvict ng Lord. That is wrong. Meron kang kakayahan. Hindi mo kailangan ipakita pa talaga sa marami yun. But you have something, yung anong kaya mo lang na hindi mo kailangan ipangutang just to help them. But to give something that it will ease, no? Yung worryness nila, yung burden. That's our action in the gospel of Christ. Remember in the Good Samaritan, in Luke chapter, remember that Good Samaritan, na minsan kinukumpare tayo ng Lord, mas maigi pa minsan yung mga hindi nakakilala kay Lord, like the Samaritan man. Why are you here? Because you are a seeker of eternity. You are not seeker only for the blessings or in the land or the nation's kingdom. You are seeker of the kingdom of heaven. Sabi niya dito, in one occasion, an expert in the law, ito mga nag-aaral ng law, tayo, mga marami nang alam sa Torah o sa Bible, sa salita ng Diyos, stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Tatanong siya, but mga ano na yan, mga nag-aaral, mga binasa. And then, what is written in the law? He replied, sabi ng Lord sa kanila, because Jesus is a full of wisdom. How do you read it? Paano mo naman binabasa yan? Then, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. That is what the one in Matthew 25, the actions word. And the next quote, may example the Lord in the parable, sabi niya, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Pag sinabing do this, ano tawag doon? Action word. May actions. Diba? Do this and you will live. At mabubuhay ka. Sabi ng Panginoon. Next quote. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Hindi niya kilala yung neighbor niya. Di tayo minsan tayo ganyan. Hindi natin kilala kung sino neighbor natin. Because we always look only to ourselves. We always look, no, yung uso na mga selfie-selfie. Yung selfish na ang tao. Selfie-selfie. Puro na lang, I am, me, and you. Kaya nga, me. Diba, good? Me. Ako na lang. Me. Puro me. Tapos si ba naman, ba. Mabalik na rin na kay Lord. Ba, magsisimba na ako. Diba? We have return to Christ. So next po. Pag nagbalik ka kay Lord, sigurado siya ka na. In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. God told one of the parables, when he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes. Tulad pa rin yung nakulit-lip po doon sa topic natin. Beat him and went away, leaving him half dead. Halos mamamatay na itong taong ito.
Then po, a press happened to be going down, no, pare, down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Parang yung, ayoko kasi baka madamay ako. Ayaw makialam sa buhay ng kapatid ko kahit na nakikita, ikaw na yung nakakakita na mali ang ginagawa. Pinapakita na sa'yo ng Lord. Ayaw ko kasi makialam ng buhay na yan. Noon, ganyan po ang ugali ko sa accommodation pag sinabi na, bahala kayo dyan, buhay mo naman yan. Diba? Nauso dito yung may mga asawa. Diba? Kasi hindi po yung common in salon. Sa salon po, ganun po ang halos ang mga kababaihan doon. Accommodation ako, ilan po kami. No, ilan po kami sa accommodation? Minsan 50, 40. No, in a one room, bila-bila po kami. Alam naman, kung very common na maririnig mo, but we think na mas gusto ko na lang sa loob ng bed kasi isa yung makikita ko yung mga kababaihan doon. They trying to escape kahit may curfew. No, minsan nakikita ni Arbab, no, yung ano namin, yung may-ari ng villa kasi attached lang yung ano nila, yung bahay nila sa amin. Kita sa camera, umakyat sa gate. 'Di ba? But those people that are mga may asawa, no? May mga asawa din. Pag nangyari yun, sisiraan na yung asawa sa Pilipinas. Nung una, pagdating pa lang, parang, alam mo yung parang, may iyakan pa, mga dramatic pa. Isang halos ayaw kumain. They're not even want to eat in a proper time just to have video calls with their husband, their wives. But suddenly, something changed because they're going to disco, they're going to have a birthday, no? Something changed, and then after a while, sinisiraan na ang asawa. So ganun tayo minsan eh, we resist na, alam naman natin, we are already in Christianity. No? Pakialam nila ka na ako po, pakialam nila na po ako ngayon. Pakialam nila ako because you want their soul to save. You want their soul to be free because you are already free. When you are being delivered by the Lord, you will use also to deliver, to use your life testimony to deliver them. Kaya tayo may mga testimony. That's why we have testimony. Because that your testimony, will the Lord will manifest and work upon their lives because you speak. Nakialam ka. Pakialamiran ka. Pakialamiro ka. But you pakialam niyo kasi para magmarites at magmarisol at magiba-iba si iba. Yung iba-iba ang kwento. But your pagiging is to them to bring into repentance to the Lord. Bring their life change. Ganon po. No? But this Pharisee, no, alam niya yung law. Even he knows that he has a word. He has the word. No, but tingnan mo sa akin yan. Siya, iba ng landas. Yung siya nag... umiwas. No? Hindi na tuloy ako marunong mag-Tagalog. It's because of English. Next po. Sucho, a Levite, when he came, servant po. Pag Levites kasi, tumatayo yan dito eh. They are Levitical priests. Manulugtog, naawit. When he came to the place and saw him, passed by on the other side, isa din siya, follower siya ng pare. Hindi siya follower ni Christ. Nakita mo? But, a Samaritan. Samaritan people, they have their other gods. They worship other gods, not the gods of Israel. They have a different, may iba silang mga paniniwala, beliefs. They have their own traditional, mga tradition sila. But they are once also an Israelite na nag-aasawa ng mga ibang ng lahi. As he traveled him where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Kung siya naghabag ng awa, no? Nung nakita niya, hindi siya nag-ano. Dahil hindi siya makasarili. Because he's not selfish. Hindi na siya nag-selfie. Wala pa naman tradisyon. Wala pa naman. He went to him and bandaged his wounds. Anong ginawa niya? No? Ano niya yung wound niya? No,
dapat tayo ganyan. Sometimes, your broken lives, your broken hearts, your broken relationship, God will bring you people like this kind of people for you to testify what God has done to you. Na sila din, ma-free din sila. That the Lord will heal the every broken hearted. Ganun ang ano ng Lord eh. Minsan, marami pong dinadala din sa akin si Lord. Maradamin po ang problema. Yeah. Mama, marami pang dadalhin sa'yo. Mamsel. Paano ka mag-ano? Paano mo matinistify? How you will comfort them that even yourself, you are not be free indeed from that. Hindi ka pa napipray ng Lord. Pouring on oil and wine. No? Mamahal yun. Ang hindi pala nila iniinom ang wine. No? Pinapanggamot. But, hindi po siya gamot. Pero tayo, noon, I was on my path, no? Diba? Grabe. Lumalangoy sa wine. Lumalangoy sa wine. Hindi. Siya, ginawa niyang gamot. Totoo naman po yung gamot din siya sa sakit ng child. That's why yung mga piluso ko, no? Pag nag-evangelism kami, ganun po yung mga na-encounter namin eh, doon sa Chaplia, sa Sakwa, yung mga inginom. Sabi niya, bakit daw sa Bible, meron daw, sabi daw doon na kay Timothy na may sakit kasi sa tiyan eh, na inom ng alak. Ginagawang reason, ginagawang justification, de-justify, no? Kasi daw na nag-iinom, no, because just to cure, no? Ginamit lang siya to cure doon sa mga mahirap matunawan. No, just to understand, hindi po yung ginagawang nilalagok lahat. So, naintindihan po natin. Amen? Amen. Then he put the man on his own donkey. No, sinakay niya. Nagkuhan siya na. Sasakyan. Kaya minsan, di ba pag walang pamasahe ang ating mga kapatid, you are used by God for them para magkaroon sila ng pamasahe. Nagamit ka ng Lord. Brought him into an end and took care of him. No? Inalagaan niya. Hindi na lang basta na, oy, yan, first aid muna yan dyan. Bahala ka na dyan. Hindi ganun, no? Ba't talagang sinamahan niya? So, ganun din tayo, no? Kapag may mga kapatid tayo, iba-iba tayong mga karakter, eh. Minsan may mga kapatid na pabebe, kailangan mo pang samahan. Samahan mo! No, naalala ko tuloy dati si Sister Marisa nasabi ni Master Al, samahan mo kasi prayer niya is to restore the marriage eh. Sinamahan namin doon sa asawa niya, nagtatrabaho sa manager ng Pizza Hut dito sa may ano yata yun, sa may Hamdan, sa may Medic Clinic malapit ng Kalitan. Naalala, umaga na, sabi kong ganun, inong time na yun, mahilig po ako matulog din. I love sleep din po noon. But when I was in the Lord, yung mga devotion, ginamit po siya ng Lord for me. Na at yung pagsama-sama ko sa lahat ng Bible study, na-overcome ko po yung mga buhiyan. I-ano ka ng Lord, i-increase yung faith mo, i-increase lahat, i-enhance ka ng Lord for His word. So makita po natin dyan, no, na inalagaan niya. And then next po, Ate Hel. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, said, and when he return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So, talagang kakumpito, no? Doon sa Matthew 25, kumpito ang kanyang ginawa. No? Dito sa isang tao ito, na naginubog at almost mamatay na siya. The next po, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Inanong lo, binalik ng Lord sa kanila yung tanong, sino ngayon? No, ang totoo niyang kapwa na nagmamalasakit. Kasama ang bulsa, no? Nung dinala niya, kaya kasama po yan sa pag naglilingkod po tayo. No? Minsan nga, masyado tayong nagbibilang sa tulong natin sa ginagawa natin sa ministry. But, minsan, marami tayong nawiwes. Minsan, pagunta ka ng isulikan,
hindi mo naman talaga nakakain lahat. Hindi talaga kaya ng sikmura mo. You just spend, sometimes we are not being a good steward of the blessings of the Lord. At nagkukulang tayo. And after the end of the month, nagkukulang tayo. Bakit? It is because of us. Hindi tayo nagiging mabuting katiwala ng Panginoon sa pinagkakaloob niya. Ganun, no, nananakawan tayo ng diablo. Nananakawan tayo na hindi natin alam. The enemy is stealing from us na hindi natin naintindihan minsan. Bili ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga kailangan. That's true. I was learned from that. Because I was also like that from the past. Pero ngayon, tinuruan ako ng Lord. Minsan, pag isip na ano, ibinibigay ko na lang for the mission. Do those people really, really need? Ganun ang po yung buhay. Dapat ganun ang ano natin. Because sabi ng Lord, di ba? Nag-iimpo ka, hindi ng kayamanan dito. You are building your kingdom in heaven. Mas matagal yun. Nang sabi nga, di ba? People says that enjoy your life. The short life is short, so enjoy it. But eternity is long. And we should prepare for it. We have a preparation. Dapat may preparation tayo. Kasi panghabang buhay na yun. Remember, the last sila sa Roe and the Rich Man. Nagpakasasa siya sa mundo. Nagpakasasa siya sa kanyang kasaganaan because he's not become a good steward. But yet, he suffered for long. Wala na po yung kamatayang apoy. Like our last Saturday of Pastor Ali regarding health. That's true. That's real. I have a lot of encounters with that. Encounters ko po yan kung paano ko pinaparusahan ang mga tao sa health. Exactly like that. God used that encounter for us to para maging ano tayo, maging lalo tayong mag-pursue. No, lalo tayong maging mag-persevere sa ibinigay sa atin ng Lord na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. No? So, nakita po natin, I just attached this message, this look thing for us to understand that there's the core of that message of parable of the sheep and the goat is for us, the God's people, that love others. Hindi ka na dapat nabubuhay sa sarili mo lamang. Hindi ka na dapat nabubuhay na sa sarili mo lamang. Bagus, mas kung kapatid mo dito, mas marami pa dyan sa labas. No? At I know that the Lord is speaking to us sometimes. No, kahit man lang kumustahin po natin, kahit hindi na po natin sila nakikita, kumustahin mo sila. Kumusta na kayo? Mahal ka ng Lord. Jesus loves you. That word, no, it will touch their hearts. Always put them about Jesus. Centered, all of this is Jesus. Hindi mo kasi magagawa yan pag wala si Lord eh. Kasi ang natures ng karakter natin is talagang selfish naman talaga. Gusto lang natin para makasarili natin. And remember, bakit binigay ng Lord, no, that separation? We are serving Christ for Himself, no? Hindi tayo pwedeng, okay lang kasi lagi naman ako kasama ni Pastor Rods, okay lang yun. Lord, mag-reason out ka, hindi ka na pwede maging kambing doon sa, in the time of judgment ng Lord. And when you face God, the time when you are died. No? Minsan nga, sabi nga, di ba, mas maigi sabi ng Ecclesiastes, mas mainam pa yung kamatayan kaysa yung kapanganakan mo. Because sa kapanganakan mo, you will not know. You don't know what you will decide. You don't know what you're going to plan. Or if it will be failure, it will be a success in your life. Hindi mo alam eh. Because God is always speaking that He is the God of knowing our future. Mas higit siyang nakakaalam sa plano natin. Madalas, no? Pag tayo nagpa-plano, palpak yan. Maraming pieces, nangyari din po yan sa akin. Pag tayo ang nagplano, but when you say, Lord, let your will be done,
and the Lord's will has been done and fulfilled. Tulad kanina ng promise keeper, hindi siya nagbabago. Ang tao, pag nangako sa iyo yan, bukas iba na yan. Hindi na totoo yun. Minsan babawasan na niya yung pangako niya sa iyo. Ang mga babae, minsan nauuto. Sabi niya, susungkitin daw niya dito eh. Diba? Susunod ba siya? Pumunta siya sa Mars para susunod. Diba? Diba? Alive talaga tayo paglaglay na. So, kita po natin, no? Na hindi ganun ang salvation. Our salvation is individual. We will think, hindi ka pwede, hindi mo pwedeng savior ang wife mo, hindi mo pwedeng maging savior ang husband mo. Individual ang ating pananagutan sa Panginoon. All of these matters, the conclusion of the matters is we have to fear God and do the words of the Lord. Minister of the Lord, the right minister of the Lord. At it will be showed in the actions, no? Sa ating mga action, makikita dapat na tayo ay isang totoong mananampalataya ng Panginoon. No? So, no, in this passage, no, in the back po tayo at Ateneria in Matthew 25, no, sabi din po dyan, nanggut, ganun din po ang tanong niya, when did I see you, Lord, that you are hunger, thirst, sick, and prison, no? Because, hindi, dahil sa pagiging selfish, maang-maanga, nagbulag-bulagan, no? Kaya hindi niya alam na kasama pala yun. Ang pinanghawakan niya lang, that salvation. Pag salvation ka na, save ka na. Save ka na kahit hindi ka na gumawa ng kahit anong gawin mo, no? That is wrong, no? Being saved is we should have an actions from the Lord, no? Indeed, no, we will perform the act of kindness, the act of charity in our hearts, no? To be right with the Lord, no? And actions that we have the right purpose to God. It's not because, no, minsan talagang, minsan nga, di ba, even people that come in the church, they have a wrong motive. No, they are looking only for his job, but after a while, they are lost. No, wala na sila. Pero pag pray po natin sila, magiging bababa sila. Babalik sila kay Lord. No, kasi, kaya, in this Matthew 25, hindi pa po nangyari yan, that tribulation. That tribulation is not yet happened because of the grace of the Lord. Hindi po kasi natin kayang sukatin ang grasya ng Panginoon. And deeper, hindi po natin kayang arukin ang lalim ng grasya ng Panginoon. And we are still here, we have still a chance to do that. Actions in the Word of God. No? So, and then, last po, conclusion. 1 John chapter 3. This is how 1 John po this is how we know that love is Jesus Christ and laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and see a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in the person? No, my question not the Lord, no? This is how we know that who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone that does not love, iba po translation po kasi ginagawa, not love their brothers and sisters. Next pa po. For this is the message you hear it from the beginning, we should love one another. Makikita po yan kapag tayo ay meron tayong fear. You know the sheep, he really cared. No, pag nanood po kayo ng Shanda Sheep, marami po kayo matutunan doon lesson, wisdom ng Lord. Kasi makita mo yung differences ng sheep and the goat. The sheep is really care, lalo na pag sa baby, pag umiyak na yung baby lang, no, gumagawa sila ng paraan. No? Gumagawa sila ng paraan para mapasaya nila. Dapat ganun din tayo para mapasaya natin ang ating mga kapatid. Bring them in the light of Christ.
bring the needs, no? Huwag tayong magulag-ulagan, kikit-kikit mata tayo. Blink your eyes. Isama daw yun, sabi ng Proverbs, yung nanginginda. May ibang ibig sabihin yun. Huwag kang kumindat-indat. Tingnan mo yung mata mo sa mga kapatid mo. Tingnan mo yung katabi mo, anong kailangan niya. Baka kailangan mag-diet. Mag-fasting. No? Requires mo ng fasting. So yung dito po natin dyan, this is how we know that what love is. Jesus Christ laid down His life for us. Dapat nililay down din po natin ang ating buhay sa ating mga kapatid. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has a material position, to be a good steward, use your earthly position, your wealth to gain friends to Christ. And sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Next pa po, ate. Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. May katotohanan. Hindi tayo dapat fake Christian or false Christian. Papakitang tao. Kahit hindi makita yan ng mga pastor, hindi nakikita ng iyong mga kapatid, do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Si Kuya Doming, gagamitin niya ng Lord. Hallelujah! Marami yeah. Ko siya na isama. Building. In a building like house of God. God will use His life. I know. Kaya Doming, God will bless you. Amen. I know God knows what you are doing in the kingdom of God. Even it is secretly, but it is the Lord. Nakita ko po siya sa dream ko, pati si Ate Jen, mga nagdadala ng mga soldier po sila. So, glory to God, no? So, salamat sa Panginoon. And let us pray. Hallelujah. Lord, Heavenly Father, Hallelujah, Lord. Your kingdom come, your will be done in our lives, O God. Thank you for your word, Lord. Hallelujah. Sanctify us, Lord, with the sanctification of truth of your word, O God, Lord. Hallelujah, Lord God. Make us, Lord, like you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, we ask to forgive us for those things that we neglect, Lord. Hallelujah, Lord God. Or things that hindi namin nakikita minsan, Panginoon, Lord, that we are unaware in our actions. Hallelujah. Like a Bible, hallelujah, a walking Bible in this world, Panginoon, Lord, forgive us. And Lord, give us more compassion to the lost, Panginoon. Give us more, hallelujah, Lord God, more eyes to look after every soul that are needed more of you, Lord. Use, Lord, hallelujah, use us, our wealth, Panginoon, our position, Panginoon, that blessings that we are having received today, Panginoon, Lord God, you will use it for your glory, for the other, Lord God, they can, Lord God, they can reach out by your love, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito, Panginoon, even to these children, Panginoon, that you brought here, Panginoon. Hallelujah, Lord God, I pray, I speak blessings. You are the Lord, hallelujah, of their generation, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, maging Lord sa buong congregation, Panginoon. Even to this outside of this place, Lord, that they are and worshiping the Lord, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, that we can offer the highest offer to you today, Lord God. The highest burnt offering, Panginoon, our lives, our living sacrifice to you, God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, we claim that we are a children of God. We are for your eternity, O God, Lord. We are belong for your kingdom, O Lord. Salamat, Panginoon. Kaya, Lord, we lift up everything to you. We honor you and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.